Hello, good morning po. As you can see, nandito na po tayo sa ilalim ng mga kakahoya, no? Medyo madilim. Galing po ang inyong lingkod sa meeting doon sa PO sa Labawan Tree Planting Association. In which case, this is still part of the Labawan. So, mga 2 kilometers po ito galing doon. Nilakad ko. Umuwi na po sila. Dadalawin ko po yung aking pwesto. Na kung saan matagal ko nang hindi nadalaw. Simula po ng bagyong audit. So, if you're going to reconcile, it's already 2 years. Yan. Yan po oh. Nasa ilalim po tayo ng kakahoyan dito sa trail na to. Actually, napapasok po ito ng habal-habal pero wala pong available na habal-habal sa ngayon. So, usually nilalakad ko lang. Yan. So, paikot na po tayo. Palabas tayo sa kakahoyan. Okay, may nakakita ako ng ahas. Ayun no? Ayun no? Yan, tumakbo na. Hindi ko alam kung anong klaseng ahas. Kasi tanghali na eh. Mga alas 12 mahigit. Labasan po ng ahas yan. So, kaya tayo naka-boots? Yan. So, tuloy-tuloy lang. Salamat sa Diyos at hindi tayo na ano. Psalms 91:11. I am sending you my angels to protect you. Says the Lord. As you can see, nasa ibabaw po tayo. Ayan po. Yun po yung malaking dam. Mga dam sa agrikultura natin pababa. Papunta doon sa San Pascual. Itong Labawan mga kapatid, dati po itong Kambungsay Tree Planting Association. Labawan na ngayon. Yan po yung license na pangalan. So, lumalakad po tayo sa trail. So, ang nakakapasok dito, habal-habal lang po. At saka yung mga ginagamit na mga maliliit na sasakyan. Kamukha ng traktor. Yan. Traktora na ginagamit sa palayan. Yan, nakakapasok po dito. Papunta po tayo doon sa aking pwesto na ipinagkatiwala ni Lord sa atin. Ano? Nasa ibabaw po tayo ng bundok. Ito po. May mga PO na po yan. People's Organization ng ating gobyerno. At sabi ko nga, katatapos lang ng meeting namin, at minabuti na dalawin ko yung aking pwesto. Actually, pwedeng dumaan dyan sa bangka. Yan, galing doon sa baba. O, kung pansinin mo, yun, may kubo doon. No? So, may tao dito. Yan, may mga niyog. Mga saging at may daan. Ayun o. Hindi lang basta trail, may daan talaga. Diyan sila nakatira. Ayun, may daan hanggang doon. Doon po nakaparada yung kanilang mga bangka. Nauna na ako eh. So hindi na ako sumabay kasi masukal pag doon dadaan.
Pagkatapos na dadaong ang bangka doon, ang dadaanan ko daw ay masukal, kaya dito na ako dumaan. Medyo matagal, pero mas sigurado. Yan, ingat nga lang. Kasi as you can see kanina, nasa paanan ko na yung ahas, eh, mabuti tumakbo. Nakaboots po tayo. At nananalangin. So, konting hataw na lang, malapit na tayo, mga 2 kilometro po ito galing sa Pinagmitingan or mahigit. Yan. Ang sundo ko kasi 3:00 pa. Kaya, naghinay-hinay ako dito. Nakadalaw after 2 years. Ang bihira. Dahil nga po, nabinat tayo doon sa maraming disaster. Sana huwag nang bumalik. COVID at saka audit. Yung COVID, sakit. Yung audit naman, bagyo. Super typhoon. Yan, 2 years na pala ang nakaraan. Itong pwesto ko, nilinis ko ito. Namawir ko ito. Pero ngayon, sabi ng aking mga nakausap, madamo na raw. Madawag. Simply, 2 years ba naman hindi nadalaw at tag-ulan ngayon. Mabilis po. Dumami ang damo. Ayan. Kita mo, ang liit ng trail. Talagang habal-habal lang ang makakapasok. Yan, mga bundok, oh. Yan. So, isang ikot pa. So, 2 ikot. Yan. Yan po, mga madridikakao, oh. Nilagay po yan ng PO para hindi mag-landslide. Yan o. Kasi pag walang binder na ba yung Madrid Cacao, mauubos ang lupa sa landslide. So, nilagyan ng Madrid Cacao ang pigil ng lupa. The best talaga ang Madrid Cacao. Yan. Yan po. So, ayan, oh. May mga bahay doon, no? Yan. Siguro mga 1 ikot pa. 2 ikot. Nandoon na tayo. So, nag-umpisa ng umaraw. Mainit na. Alauna na mahigit. Pasok na naman tayo dito sa dawag. Maraming kahoy. Ayan. Malilim na naman. Ayan. Igano natin. Stamp natin parang malayo pala.